Ito na naman tayo. Tama nga si Kuya. Ang buhay ay weather-weather lang. Pero bakit ba ganun? Bakit pag nasanay ka na sa isang bagay o sitwasyon, parang hirap ka nang umalis dun? Tapos, pag nabago na naman, ayaw mo na sa dating bagay o sitwasyon na gusto mo noon. Ang gulo, no? Ako din, ang gulo. Pero hindi. Gusto ko nang sabihin to at itinong kasi hindi na ako mapakali. Naranasan mo na bang masanay sa isang bagay tapos bigla itong nagbago? Oops, kung sasagutin, kumuhugot ka. Pero baka pag narinig mo itong tulang to, baka bigla kang malungkot. Parang papel na nalukot. Parang tayong mga tao na dahil sa pandemic, para tayong naging lasting na nalagot. Hiwa-hiwalay. At ang tanging paraan ng pagbati sa isa't isa ay kumaway. Nakakaumay, nakakangalay. New normal. Bago sa ating kinagisnan. Bago sa ating nakagawian. At lalong-lalo sa ating nararanasan. Kung dati kapag late ka sa school ay sa labas ka lamang hanggang sa matapos ang oras ng iyong guro. Ngayong online class ay pwede kang humabol sa loob ng 10 minuto, kay late ka, kay may muta ka pa o panis na laway, buksan mo lamang ang iyong teknolohiya ay agad kang makakapasok sa Gmeet, sa Zoom. Pero nung unang araw ng online class ay alam nating lahat na dito na magsisimula ang ating kalbaryo na mahati ang ating katawan. Diyugas ang bungatong plato. Mrs. Joy, what is your opinion about online class during quarantine? Pili pong yelo. Tatawa ka na lang na mayayamot. Kung pwede lang madagdagan ang ating kamay ay feeling ko hihilingin nating lahat. Kahit hindi sapat at alam nating mahirap. Guys, internet connection. Internet connection na hindi mabilis. Hanggang kailan kami magtitiis. Nakakapagod. Kung minsan may sumusuko na. Pero madalas, nagre-reklamo kami. Totoo, marami kaming reklamo. Kaming mga estudyante kasi ang daming assignments, ang daming activities, project. And at the end of the day, gagawa pa rin kami. Wala lang. Gusto lang naman mag-rant. Bakit ba? Hanggang sa masanay na kami, hanggang sa kamay na namin ang sistema ng online class.